Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. This is Efus and welcome sa channel at sa page natin dito sa Jerel Efus and welcome. Maraming salamat sa pag-tune in and this is my new segment and this is my new video na ipapalabas ko sa bawat araw or hindi natin alam because I feel that lahat tayo ay nangangailangan ng encouragement and especially encouragement from the word of the Lord. So here's my first devotional for the day. So here's the verse no galing sa 1 Timothy 6:2-7. So it says there na there's great gain in godliness with contentment, for we brought nothing into the world so that we can take nothing out of it. So sa Tagalog, sa Pilipino, may malaking pakinabang sa kabanalan na sinamahan ng kasiyahan sapagkat wala tayong dinala sa mundo upang wala tayong makuha mula dito. So that's 1 Timothy 6:6-7. Ayan, so mas interesado ang Diyos sa iyong pagkatao kaysa sa iyong kaginhawaan. And hindi kanya bibigyan ng mga bagay kung hindi mo muna natutunan ang prinsipyo ng kasiyahan. So ang kasiyahan ay hindi kawalan ng ambisyon. Okay? Ito ay hindi isang kakulangan ng mga layunin. So ang kasiyahan ay nangangahulugan na ang iyong kaligayahan ay hindi nakasalalay sa iyong mga kalagayan. Right? So, paano maalis, no? Ang kawalang kasiyahan? Sa isang bagay, itigil ang paghahambing. Inihahambing natin or namin ang lahat, damit, no? Bahay, sasakyan, katalinuhan, no? Maging ang mag-asawa. No? Sa tuwing nagkukumpara ka, mararamdaman mo ang kawalang kasiyahan at kaya kailangan mong matutunang ihinto ang paghahambing ng iyong sarili sa iba. So sinabi din sa Philippians 4, no? Philippians 4:12. So sabi ni Paul, I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. So I have learned the secret of being content in any and every situation. So contentment does not come naturally. So it is something we have to learn. If we do this, God promises to meet all our financial needs. So sa Filipino or sa Tagalog, alam ko kung ano ang nangangailangan. Kay ramdam ni Paul. At alam ko kung ano ang magkaroon ng sagana. Natutunan ko ang sikreto ng pagiging kontento sa anumang sitwasyon. So, ang kasiyahan na hindi kusang dumarating, ito ay isang bagay na dapat nating matutunan. So, kung gagawin natin ito, nangangako ang Diyos na tutugunan ang lahat ng ating pangangailangang pinansyal. Okay? Sinasabi rin ng Biblia na may malaking pakinabang sa kabanalan na sinamahan ng kasiyahan. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan upang wala tayong makuha mula roon. So that was 1 Timothy 6:6-7. So isa sa mga pinakadakilang sikreto sa pag-aaral na maging kontento ay ang mapagtanto na wala ka talagang pag-aari. Ang lahat ng ito ay pautang sa iyong loob o pautang sa iyo sa loob ng ilang dekada, okay? Hindi ka nagdala ng kahit isang bagay sa mundong ito at hindi ka rin magdadala ng anumang mula dito. Magagamit mo lang ito habang narito ka sa mundo, okay? Tinatawag ng Biblia ang pangangasiwa na iyon. Ikaw ang tagapamahala o tagapangasiwa ng kung ano ang pinahihintulutan ng Diyos na magkaroon ka habang narito ka. Ngunit hindi ito sa iyo. Kapag naunawaan mo na ikaw ay isang tagapamahala lamang,
ng mga pagpapalang pinahihintulutan ng Diyos sa iyong buhay at hawak mo ang mga ito na bukas ng bukas na kamay. Hindi ka matatakot sa pagkawala nito. It's like stewardship. So we are like steward, no? Sa mga bagay na binigay ng Diyos. So, paano kung mawalan ka ng mga bagay? Maaring patayin ng Diyos ang isang gripo at buksan ng isa pang ng kasing dali. Kaya ng Diyos yon, na buksan ang isang gripo na kasing dali. Okay, matutong makontento dahil ang mga bagay ay hindi nagtatagal. Mas interesado ang Diyos sa iyong pagkatao kaysa sa iyong kaginhawaan. So sa practical na pananalita, ano ang ibig sabihin ng hawakan ng bukas ang mga pagpapala ng Diyos? Gawin itong layunin ngunit na magkaroon ng kamalayan sa mga paraan ng paghahambing mo sa iyong sarili sa iba. Ano ang maaari mong gawin sa ibang paraan kapag natutokso kang magkumpara? Ano ang ibig sabihin ng pagiging katiwala na isang bagay? Ano ka katiwala dito sa lupa?